Igan, posibleng international drug syndicate ang nasa likod ng mahigit 13 bilyong piso na halaga ng shabu na nasabat sa Batangas kahapon ayon sa PNP. Sa hiwalay ng mga operasyon kanina, mahigit 3 milyong piso halaga ng shabu ang kinumpiska sa Parañaque. Saksi, si Darlene Kai. Sa parking ng isang mall sa Parañaque City, kinasa ng PIDEA NCR ang buy-bust operation laban sa tatlo umanong tulak ng droga. Sabi ng PIDEA NCR, mahigit 2 buwan na raw nilang minamanmanan ang mga drug suspect. May mga inter-reports tayo sa mga partner agency natin kasama pulisan sa Southern District. No, na din nakita nga natin na mayroon na rin silang kaparehas na history sa pagbibentay ng droga. Doon nagsimula hanggang sa yun. Napunta tayo dito sa ganitong operation. Nasa 500 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos ang nasabat ng mga otoridad. Dalawa sa tatlong suspect ay magkapatid na dati na raw nakulong dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Doon nga sa pag-ibisiga natin, sa Parañaque yung hawak nila na area. Majority sa south yung hawak nila. So yun, actually medyo malaki din, 500 grams. No? Titingnan natin kung may mga previous transactions pa ba sila na mas malaki. At saan nang gagaling? Kasi madami ito eh. Titingnan natin kung saan natin masusundan. Patuloy raw ang follow-up operations ng PIDEA para matunto ng iba pang kasama ng mga suspect. Maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ng tatlong suspect na hindi muna pinayagang makapanayam ng media. Kanina, ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang halos 2 toneladang hinihinalang shabu na nasabat sa isang checkpoint sa Alitagtag, Batangas kahapon. Anya, ang mahigit 13 bilyong pisong halaga ng droga, pinakamalaking huli sa buong bansa. Kasunod ng 11 bilyong pisong drogang nasamsam sa Infanta, Quezon noong March 2022. This is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs. Ayon sa PNP, mula na Sugbu, dadalhin umano dapat sa Metro Manila ang high-grade na shabu. Ibang-iba raw ang marka ng mga droga kumpara sa mga nakatibag na drogang nasasabat noon. Anila, possible international drug syndicate ang nasa likod ng kontrabando na maaaring ipinasok sa bansa gamit ang yate. It is not impossible na ito ay bahagi ng mas malaking shipment po ng drug. Isa sa tinitignan sir natin na itong mga pumapasok po na illegal drugs sa ating bansa ay hindi naman po tayo palagi ang intended user. Ang nangyayari po ay nagiging transshipment point lamang po ang Pilipinas. Maharap naman ang naarestong suspect sa reklamong transportation of illegal drugs. Nauna na niyang iginiit na hindi niya alam na droga ang kanyang idinedeliver. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.